What's up guys? So ituturo ko pa sa inyo yung full tutorial po ng Cyclops. Kasi po marami po nagre-request kung paano ko po ginagawa yung new cooldown ni Cyclops. So ganito lang po yun. Yung role po natin dito is support Cyclops lang. So yung binibuild ko po dito is ito. So kapag po nang sa Cyclops po ako, ginagawa ko lang yung usual na rotation ko kapag nag-support ako. Yung usual ko po na ginagamit na support is Cyclops. Minsan, nag-ano rin ako, Kagura. Pero minsan-minsan lang. Pero Cyclops talaga yung the best ko na support. Kasi kaya niyong bigyan yung kalaban. Madali niyong mapapatay yung kalaban kasi walang cooldown yung skills ni Cyclops. Para sa akin, siya yung pinakamalakas sa pagpupok ng hero. So dito, kahit po nadidihado tayo sa lane, huwag po muna tayong uuwi. Kailangan po nating mag-clear yung lane para hindi kayo mag-up sa gold. So dito, sinubukan ko mag-back up. Pero patay namin, sana namin yung isa dun. Naglalag kasi ako dito. Kapag nasisimula pa lang akong maglaro, naglalag ako kasi hindi naman stable yung signal dito sa amin. So dito papupok lang po tayo. Hinihintay ko lang talaga dito na ma-clear yung lane. So kung napapansin nyo, yung kalaban is pumunta dito sa may side sa bot. So pumunta ko dito sa damuhan para mag-vision ko kung meron bang kalaban. So dito low health din yung Matilda. So guys, kapag nga pala nagsusupport kayo, tapos wala kayong vision sa damuhan, walang vision ng tank nyo, huwag kayong susugod ng susugod kasi maaaring kayong pagbigyan. Yan yung saninang magagap kayo sa gold. So dito, umuwi tayo dito. Forward lang natin, forward. So yung ginagawa ko lang talaga kapag nagsasyclops ako is control lane lang muna bago tayo nagbaback up sa kakampi natin. So dito, nakita ko yung kalaban nandito sa, nagbabuff pa lang, napansin ko. Tapos, yun, nakita ako na yun, nag-vision sa damuhan. Kasi nakita ko lang yung support lang nila yung nakita na yung nasa damuhan. Tapos yung ginagawa ko lang dito is papukpuk lang ako. Hindi ako talaga lumalapit sa kalaban. Kailangan nyo lang mag-control sa distansya nyo sa inyong kalaban. Papukpuk lang kayo hanggang lumit yung mga buhay nila. Ganyan lang talaga yung usually ko nang ginagawa kapag nasa-cyclops ako. So, yung battle spell nyo nga pala is huwag nyo agad gagamitin. Tingnan nyo muna kung magpapatuloy ba yung kalaban nyo sa pag-engage sa inyo para hindi masayang yung battle spell nyo kasi matagal yung cooldown nun. So dito, umaasim kasi dito sa gilong namin. Forward muna natin dito, forward. Kasi umuwi lang naman tayo dito. So pagkatapos ko umuwi, di ba low left na? Yung usual ko lang ginagawa talaga is mag-clear-clear lang. Tapos tingnan ko kung saan yung pwede ako mag-gank. Pero kapag nakikita ko na yung, di ba sa mid, nakikita ko na papalapit na naman sa mag-ano na naman, di ba yung dalawang minion sa kalaban tsaka yung minion namin mag-ano naman, tawag dun. Magkakalapit na naman. I-clear ko lang muna yun. Tapos saka na ako magbaback up. Para hindi kami nadidihado sa mga lanes namin. So dito. Patay namin yung core nila. Ginagawa ko lang talaga dito is papukpuk lang. Ganyan lang yung usual ko ginagawa sa Cyclops. Distansya-distansya lang sa kalaban. So, explain ko lang nga pala sa inyo kung bakit Book of Talisman yung una kong binibuild sa kanya. Kasi yung Book of Talisman is malaki yung binibigay na cooldown reduction. Tsaka nung boots na, yung cooldown boots, yun yung usual ko na ginagamit para mabilis yung cooldown ng skills ni Cyclops. Tsaka karagdagang kaalaman, di ba yung skills ni Cyclops kapag tumatama yan sa
minions or sa jungle creeps or sa hero, lahat ng skills niya is mabilis mag-cooldown. Pati ulti. Kaya, madbilis talaga yung cooldown ng skills ni Cyclops. Tsaka, gamitan mo pa ng Bokab Talisman, tapos yung cooldown boots, diba? Mas mabilis yung cooldown niya. Parang hindi na mag-cooldown yung mga skills niya. Tapos, yung next ko na ina-item, kasunod sa Bokab Talisman, is concentrated energy para nagtatagal tayo sa teamfight. Kahit bigyan tayo, kaya pa nating makabawi sa buhay natin. So forward lang dito. Pupunta lang tayo dito sa lane natin. Control lane lang talaga. Discipline na lang. Tapos kapag na-clear nyo na yung lane nyo, saka na kayo mag-back up. Para. Kasi dito solo-solo lang eh. Hindi nyo alam kung nasan yung mga kalaban. Pa solo-solo rin dito ang kalaban. Pero ang kagandahan dito is, kahit mag-solo-solo ka, yung kalaban din naman is, hindi yan nagsasama-sama kapag solo. Kulang din yan sa communication. Pero talaga, dapat mag-safe play lang tayo dito. Dito nabigyan yung, Matilda. Yung disadvantage lang dyan is naririnig kapag naririnig yun kapag mapapansin nyo lang. Kapag naglalaro ko is pinapalakihan ko lang yung volume ng cellphone ko para dinig-dalinig ko kung meron bang kalaban na pumupunta sa akin. So dito kapag nag-low life ako tapos babalik na naman ako sa lane ko, mag-clear ulit ako. Tapos, ako dito, kapag nasa Cyclops ako, hindi ko tinitipid yung skills ko kasi mabilis yan mag-cooldown. Tapos, kapag nakabukab talisman ka na, kahit maliit yung mana nyo is, makakapag-skill pa rin kayo kasi mabilis yan mag-regen. Tingnan nyo, nakapag dalawang ulti tayo, di ba? Mabilis lang talaga kasi yung cooldown ng skills ni Cyclops. So, dito nakita ko, open yung blue nila. Kinuha ko kasi kaya ko naman kunin. Magagap din dito yung core nila. Magandaan dito is magagaling din yung mga side lane namin. Kahit hindi ako nakakasama sa pag-rotate. Kasi minimaintain ko lang talaga yung minion sa lane ko kapag nagsosolo RG ako. Para hindi talaga ako nadidihado. Kung mapapansin nyo yung Matilda, sama lang sama sa rotate, hindi siya nag-clear muna. Tingnan nyo yung nangyayari sa lane nila. Na-pre-pressure yung mid nila. Kailangan nyo protektahan talaga yung mga tori nyo kapag early game pa lang. Kasi magiging malaki na yung magiging hawak na mapa ng kalaban kapag na-push yung mga tori nyo. So dito, bago ko bumabalik sa lane ko, minimaintain ko rin yung minion dito sa side lane. Hindi ko pinapabayaan yung flow ng mga minions para hindi kayo nalulugi. Ganyan talaga yung rotation ko kapag solo RG lang ako. Kasi hindi nyo naman alam yung kagawin ng mga kampi nyo. Tingnan nyo dito, na-push agad yung tori nila sa mid, diba? Kasi palaging pinapabayaan ng Matilda nila. Hindi muna siya nag-clear. So dito, yung pangatlong item ko is yung anti-lifesteal, yung Necklace of Durance. Tapos dito, di ba, pansin nyo dito, kapag merong blue buff yung kalaban, di ba, kaya nyo kunin naman yun. Kahit hindi na nyo muna kunin, gawin nyo na lang pain muna kasi yung kalaban dito is kukunin talaga yun. Pwede nyo maging pain yun para mapatay sila. Tingnan nyo dito yung nangyari. Pinagbigyan namin yung support kasi mag-engage siya sa blue para sa core nila. Na yun yung usually ginagawa ng mga matataas yung rank. Ginagawang pain yung mga jungle creeps para mapatay yung kalaban.
Potato, yun lang talaga yung gagawin nyo. Huwag nyo talagang papabayaan yung lane nyo. Control lane lang talaga para hindi kayo madihado. Ngayon, dito, mag-clear muna ako bago ko mag-back up sa kanila. Pag-clear lang muna talaga. So, dito open na yung Lord. Yung Lord, kapag Cyclops yung gamit yun, hindi yan nagtatagal kasi yung cooldown ng skills ni Cyclops is napakabilis lang. Kaya namin yung i-go agad kapag nakita namin malayo yung kalaban. Mabilis namin mapapatay yung Lord. So, tingnan natin nyo rin yung items nyo kasi di ba kanina bumili ako ng dalawang mana regen na item, yung tag 120. Tingnan nyo, baka hindi nyo mabenta yun. Nakaka-consume lang yun ng space sa dyan sa ano, lalagyan ng mga items. So dito papok-pok lang, distansya lang. Lumiliit na lang buhay nila, di ba? Nagtatagal tayo sa clash, hindi tayo naglo-low life. So yung last item ko dito is Genius 1 para. Kasi napansin ko dito, yung kalaban is nag-item na agad sila ng mga magic defense. So kapag yung kalaban nakita nyo na may mga magic defense na sila, Genius 1 yung pantapat dun para makapag-penetrate pa rin yung mga skills nyo sa mage users yan. Napapok-pok lang para umuwi yung kalaban. Kunin ko sana yung blue dito, kaso inago ng Goshen. Wala na akong mana dito, inago pa niya. Clear muna sa lane bago tayo bumakap sa kanila. Kung napansin nyo dito, di ba nauubos na kami? Pero hindi pa rin sila makapag-push dito kasi kung yung mga minion namin is na maintain namin yung flow palaging nasa taas. Kaya hindi sila makapag-push na hindi sila makapush ng tori namin. So dito, gusto ko talaga patayin dito yung Clint. Pero hindi ko napatay kasi naka-back up yung Tamos. Baka ako pa yung mabigyan. Mapansin nyo dito, hindi niya ako mapatay. Hindi siya makapag-lifesteal yun. Nakakapag-penetrate pa rin yung mga skills natin dahil yun sa Nicholas Abjurance. Malaki talaga yung silbi ng Nicholas Abjurance. Lalo na't meron din silang Eldus para hindi maka-shield ng malaki. Tsaka anti-lifesteal din sa Tamos. Ito, bibigyan namin dito. Tapos yung skills nyo, huwag nyong basta-basta pipindutin lang yung ulti. Kasi yung ulti, kaya yun ma-engage sa mga jungle creeps. Kaya ingat-ingat lang sa pagpipindut ng ulti ni Cyclops. Mapapasin nyo dito, kaya ko makipagsabayan sa Clint. Tapos yung emblem ko nga pala is yung mystery shop para mabilis kong mabibili yung mga core items ko para kapag nabubuo ko agad yung mga items. So dito, napansin ko na mag-a-up na yung Lord. Tapos dito, masyadong makapal yung minions namin. So dito, abang-abang lang kami sa damuhan. Kasi alam namin na mag-clear dito yung kalaban. Ganito yung ginagawa namin. Kapag nag-clear na sila dito, pinopok lang namin
para umuwi sila. Para, kapag makapansin nyo kasi, kapag bag-up yung Lord, gagawin talaga ng karaban is mag-clear muna bago sila mag-engage sa Lord. Dito, pinupok namin para umuwi sila, tapos kapag napok na, di ba uwi sila, makakapag-free Lord na kayo dito. Kasi yung kalaban is low life na. So, easy Lord dito kasi hindi na yun nakapag-engage yung kalaban dito sa Lord. So, katapos ang Lord, back up lang. Huwag talaga mag-access sa skills si Cyclops kasi mabilis lang naman yung cooldown niya. Tapos, huwag... Yung babantayan nyo lang talaga is huwag kayo magpapalapit sa kalaban para hindi kayo mamatay. So, dito yung buff piningi ko sa Goshen. Sa Hayabusa. Kasi, low mana na ako. Dito kasi, kung sino talaga yung nakikita ko, pinagbibigyan ko talaga. Kasi nga, kung mapapansin nyo, di ba, kakagamit ko pa lang ng ulti niya. For seconds na naman yung cooldown. Meron na namang ulti. Kasi mabilis lang talaga yung ulti ni Cyclops. Lahat ng skills niyan. Kapag tumatama yung first at second skills, mabilis lang yung cooldown ng skills ni Cyclops. Tapos ito, kung mapapansin nyo, papokok lang ako kung sino yung malapit, tapos atras agad. Ito yung tinatawag na in and out play. Papasok, tapos atras. Papokok lang. Tingnan nyo, yung kalaban lumilit na buhay. Wala silang nagawa, hindi sila nakakalapit sa akin. Pinupok ko lang sila. Dito wala na... Hindi na talaga nila kayang ma-def kasi pinupok ko lang sila. Hindi pa sila umaatras. Nagkikipagsabayan pa yun tuloy. Naubos sila dito. Tapos kasi nagpalaki na lang sila ng boy dito sa base nila. So, pinagbibigyan namin talaga dito kung sino. Tapos flicker kasi mamamatay na. Wala na sila, magde-def sa tori nila. Easy win, easy push na. So, yun lang yung usual na rotation ko kapag nag-RG ako. Solo RG. Wala pa ako ditong ka-join kasi po, umaga pa dito, natutulog pa yung mga ka-squad ko. So, dito, nag-win streak kasi ako dito. Kaya, mythic. Mag-mythic 3 na. So, maraming salamat po sa panonood nyo. Hope po na makatulong po sa inyo para po mas mapaganda pa yung paglalaro nyo sa Mobile Legends.